sa ulo ng mga nagbabagang balita. Carmelite postulant at si Sister Teresing Castillo na pinagpakitaan umano ng Birheng Maria sa Lipa noong 1948, humanaw na sa edad na 89. NHCP nagpahayag ng pagtutol sa pagpabalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Tatlong magpipinsan pinagbabaril sa Tanawan City, dalawa patay, isa sugatan. Mahigit 300 bahay sa relocation site para sa mga nakatira sa permanent danger zone malapit sa Bulkang Taal, pinasinayaan. Mga kabataan, hinikayat ng UPLD at NHCP na maging mapanuri sa mga impormasyong lumalabas sa social media. At Heritage Town na Taal, Batangas, mas pinasigla ng iba't ibang makukulay na pailaw. Mula sa ABS-CBN News Center, Batangas, ito ang TV Patrol Southern Tagalog. Magandang hapon, Southern Tagalog. Nanindigan ng National Historical Commission of the Philippines sa pagtutol sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nagpapatrol, Maris Laksamana. Sa pagbayag ng Korte Suprema sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, samot saring reaksyon ang nakuha mula sa publiko. Ang National Historical Commission of the Philippines nanindigan sa kanilang pagtutol sa naging desisyon ng Korte Suprema. Base ito sa naging pag-aaral ng ahensya sa mga umano'y hindi lehitimong World War II records ni dating Pangulong Marcos na kanila ring inilahad sa sulat na direktang ipinadala ng ahensya kay Pangulong Duterte bilang pagpaparating ng kanilang pag-apela sa Marcos Burial. Well, alam naman ng lahat na noong una pa lamang, as early as July 12, may posisyon na ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas na tumututol sa paglibing kay Ginoong Marcos sa libingan ng mga bayani. Base ito sa pag-aaral na ginawa namin sa record ni Ginoong Marcos nung sundalo pa siya. Bilang mga historiador, ibinabase lamang daw nila ang kanilang desisyon sa mga aktwal na datos ng kasaysayan. Noong lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, syempre ang desisyon nila, titingnan nila ang batas. Pero kami, hindi kami abogado, historiador. At tinitingnan namin ang facts. So, ganun pa rin ang aming position. Hindi kami magbabago ng posisyon as a matter of fact. Hanggang ngayon, wala pa umanong natatanggap na sagot o reaksyon ng ahensya sa kanilang ipinarating na mensahe sa Malacanang. Maris Laksamana, ABS-CBN News. Formal nang binuksan ang mga bahay sa Balete, Batangas para sa mga i-relocate na posibleng maapektuhan sakaling pumutok ang Bulkang Taal. Nagpapatrol, P.V. Ray. Sa barangay Kalawit sa Balete, Batangas, nakatira ang pamilya ni Aling Maribel Magpantay. Sa barangay Kalawit na raw siya tumanda at nagkapamilya. Malapit sa Bulkang Taal ang barangay na ito at idineklara bilang permanent danger zone. Kaya naman kahit na ang kabuhayan ng kanilang pamilya ay nasa barangay Kalawit, laking tuwa pa rin ni Aling Maribel na mayroong pabahay para sa kanila sa mainland ng Balete, Batangas. Laking tulong po ito para sa amin na taga Kalawit dahil po delikado nga po ang aming lugar dahil isa itong bulkan. Isa ang pamilya ni Aling Maribel sa mga nakatira sa permanent danger zone na binigyan ng relocation site. Simula ngayong araw, pwede nang matirahan ang mga bahay. Pero dahil nga nasa barangay Kalawit ang kabuhayan ni Aling Maribel, plano pa rin niyang bumalik doon. Pero dito sa barangay Maki na mananatili ang kanyang asawa at mga anak. Bagay na plano rin namang solusyonan ng lokal na pamahalaan. Meron tayong nakaplano. Unang-una, ang local government of Balete ay suportado sila sa livelihood project. Ganon din ang provincial government. At yan ay pinagplanuhan namin before kaming magplano ng pabahay dito. May buwan-buwang babayaran ang mga residente para sa mga bahay na kanilang tinitirahan. Paliwanag ng National Housing Authority para ito sa amortization ng bahay at lupa. At to amortize the house and lot,
Kasi after paving, halimbawa, binayaran nila after 30 years, ano yon, ibibigay ng NHA yung titulo para meron silang hawak na title. 302 bahay sa resettlement site sa Barangay Makina sa Balete, Batangas na nilipatan ng mga taga-barangay Kalawit at Barangay Sala. Balak ng lokal na pamahalaan na dagdagan pa ito dahil may ilan pang mga lugar na sakop ng bayan na posibleng maapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Favy Ray, ABS-CBN News. 2 patay habang isa naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa Tanawan City kagabi. Nagpapatrol, Paulo Ferrer. Kabaliktaran ang pinagtapusan ng kasiyahan ng 3 magpipinsan matapos silang pagbabarilin habang nag-aabang ng sasakyang tricycle sa Barangay Pagaspas, Tanawan City kagabi. Batay sa report ng Tanawan City PNP, kagagaling lamang sa inuman ng mga biktima kinilalang sina JP Austria, 25 anyos, Angelo Ilagan, 24 anyos, at Levin Narvaez, 22 anyos, nang pagbabarilin sila ng hindi nakilalang salarin. Kaagad namang dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima, pero nasawi rin sina Austria at Ilagan habang ginagamot ang mga ito. Inilipat naman sa Batangas Regional Hospital si Narvaez na nagtamo ng tama ng bala sa paa at tagiliran at ngayon nasa maayos ng kalagayan. Nakatakas naman ang hindi nakilalang salarin matapos ang insidente. Ilang anggulo ang sinisilip ng pulisya. Ang ano po natin, yung gulo tinitingnan natin doon, yan eh. Yung posibleng personal grudge, mayroon silang parang nakakagalit nung mga before the incident. So another aspect ay yung pong sa involvement ng isa sa mga biktima sa illegal drugs. Ayon sa record ng pulisya, kasama sa drug personality watchlist ng lungsod ng Tanawan si Levin Narvaez. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga taong maaaring makatulong sa investigasyon na makipag-ugnayan lamang sa Tanawan City PNP para sa agarang ikalulutas ng kaso at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Paulo Ferrer, ABS-CBN News. Mas pinaiigting ang pagpapatupad ng Project Double Barrel Alpha sa ilang syudad sa Batangas. Nagpapatrol, Maris Laksamana. Mahigit 4 matapos mailunsad ang Project Double Barrel ng PNP, dinugtungan pa ito ng Project Double Barrel Alpha na inilunsad nito lamang Oktubre. Prioridad ng programa ang mga high-value target personality at malinis ang bawat barangay mula sa illegal na droga. Mas binibigyang focus yung mga high-value targets o HVT. At saka ano siya, progressing siya, papunta siya doon sa, of course, yung ultimate objective natin na barangay clearing. Sa ilalim naman ng programang Double Barrel Alpha ay ang Oplan Taphang, ang salitang taphang na nakuha sa pinagsamang salita na tapo o ipunin at hangyo o pakiusap. Sa pamamagitan ng Oplan Taphang, makapagsasagawa ng mga pagtitipon sa iba't ibang lugar, mapapubliko man o pribado, para makapanghikayat ng ibang maaaring nasa impluensya pa ng ipinagbabawal na gamot. Ako rin po ay nangako. Gaya ng pagtitipon na isinagawa ng Lipas City PNP sa isang subdivision kung saan sumailalim ang ilang mga residente sa tinatawag nilang Oath of Commitment. Habang ina-account natin yung mga involved sa drugs at mag-voluntary surrender, ay atin po din namang pinanunumpa yung mga law-abiding citizens na hindi na sila ma-involve sa illegal na droga at in fact tumulong pa nga sa pagpuksa nito. Sa Batangas City naman, may kaugnay ding pagtitipong isinagawa ang PNP, partikular sa mga eskwelahan at ilang barangay. Maris Laksamana, ABS-CBN News. Pumanaw na po sa edad na 89 si Sister Teresing Castillo, ang Carmelite postulant na umunay pinagpakitaan ng Birheng Maria sa Lipa noong 1948. May report si Favy Ray. Hindi itinuturing na masamang balita na Lipa Archbishop Ramon Arguelles ang pagpanaw ni Sister Teresita Castillo o Sister Teresing alas 6:30 kagabi. Ayon kay Arguelles, maituturing itong isang mabuting balita dahil sa ngayon kasama na ni Sister Teresing ang Diyos. She lived a life talagang holiness, no? Tried to be faithful to God. Dagdag ng arsobispo, naging makabuluhan ang buhay ni Sister Teresing lalo na't inialay niya ito sa pagsisilbi sa Diyos. Hindi tayo masasabi natin na we regret her death. I think she's longing for it, no?
At she has already arrived kung saan tayo lahat pupunta. Ang regret lang natin ay di, siyempre hindi na natin siya makakasama. Nakilala si Sister Teresing nang magpakita umano sa kanya ang Birheng Maria, ika-12 ng Setyembre taong 1948. Nagsalita pa umano ang Birheng Maria sa kanya at nagpakilalang siya ang Mediatrix of All Grace. Taong 1951, sinabi ng Simbahang Katolika na walang himala sa pangyayari. Ilang arsobispo rin ang muling nagbukas sa paksa na may nangyaring aparisyon. Pinakahuli ang inaprubahan ni Arguelles Setyembre 12, 2015. Pero Mayo nitong taon, hindi tinanggap ng Simbahang Katolika ang dekri ni Arguelles at sinabing hindi nito maaaring paimbabawan ang kumpirmasyon ng Pope Pius XII noong 1951. Bagay na hindi raw binanggit ng mga kaanak ni Sister Teresing sa kanya. Ayon naman kay Arguelles, ipinagdarasal na lamang niya kung ano man ang mas makabubuti para sa lahat. In all those concerned, kapag ako'y nagmimisa dyan sa Carmele at lalo dun sa nadala ako dun sa puntod ng mga madre, sabi ko, let us, you pray to the Blessed Mother that she clarifies all this for the, kung makabubuti sa ating bayan, makabubuti sa sangkatauhan. And I think we need the Blessed Mother, especially during this turbulent times in our world, no? Tsaka in our country. Nakatakda namang dalhin bukas ang mga labi ni Sister Teresing sa Lipa City kung saan rin siya ililibing. Favy Ray, ABS-CBN News. Susunod! Pagtatayo ng railway mula Calamba City hanggang Batangas Port, pinaplano. At mga kabataan, hinikayat ng UPLB at NHCP na maging mapanuri sa mga impormasyong lumalabas sa social media. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol, Southern Tagalog. Humihingi ng hustisya ang pamilya ng isang lalaking nasawi sa karambola ng mga sasakyan sa Lipa City. Narito ang report. Hindi naman niya na tuong nagala, lagi lang pahiga-higa din, kababait sa mga bata. Hindi akalain ni Mang Romeo Matulak na yun na pala ang huling pagkakataong makakausap niya ang kanyang anak na si Jimuel. Sabado ng gabi, isa ang minamanehong motorsiklo ni Jimuel sa apat na nagkarambol ang sasakyan sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Wala na ang nadatnan doon. Ang nadatnan ko na lang doon ay yung kanyang motor at saka yung kita ko yung dugo doon sa pinagbutan sa kanya na ang kanyang motor ay doon nakatutok sa ilalim ng kotse. Wala po akong masabi dyan. Hindi po niyan pinabayaan yung tatay ko. Kahit na wala po yung mami namin, alam ko pong hindi niya kayang tiisin yung tatay ko. Alam ko po yun. Mahal na mahal po niyan yung ama ko. Ayon sa investigasyon ng pulisya, papunta sa direksyon ng Lipa City si Jimuel nang bigla umano itong mag-overtake sa sinusundang pampasaherong jeep. Dito niya nakabangga ang isa pang kasalubong na motorsiklo. Pagkatapos po noon, nawalan siya ng control. Napakalas siya sa kanyang dinadrive na motorsiklo at lumipad siya dun sa lane na yung heading towards Lipa City. Dinala sa ospital si Jimuel pero binawian din ang buhay. Sugatan naman ang dalawang sakay ng motorsiklong sina Rodel Calao at Arnold Canarias. Nailibing na si Jimuel kahapon pero gustong malinawan ng naiwang pamilya kung sino may kasalanan sa aksidente. Kung meron pong nakakita, yun pong pati yung may mga angkas pa sa motor, yun na bangga. Magtulungan po sana tayo para ma-solve natin ang kasong ito para malaman sino baga talaga ang nakabangga, ang sino ang dapat managot. Nagpaalala naman ng pulisya sa mga motorista na triplehin ang pag-iingat para makaiwas sa mga aksidente ang kadalasay nauuwi sa pagkawala ng buhay ng tao. Nag-organisa ang UP Los Baños ng isang talakayan kalahok ang mga estudyante tungkol sa ilang napapanahong issue gaya ng kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga. Hinikayat naman ng UPLB at ng National Historical Commission of the Philippines ang kabataan na maging mapanuri sa mga impormasyong nakukuha online. Nagpapatrol, Maris Laksamana.
Siyempre, gusto namin marinig ng boses. Bago pumasok sa susunod niyang klase, hindi pinalampas ng second year student na si Sayla na makapakinig sa talakayan tungkol sa ilang napapanahong issue sa bansa. Gusto ko po na maalis sa akin yung illusion ng mga bagay na alam ko lang based sa mga napapanood ko sa TV or sa kung ano. Gusto pong matuto ng mas in-depth. Kumbaga, yung ayoko mag-rely lamang sa sinasabi ng ibang tao. Ayoko na parang sumasama lang ako dun sa karamihan. Mahalaga rin umanong na isasali ang kabataan sa mga ganitong usapan. We need to make them aware of the issues that confront the country at present, more particularly socio-political issues, because political awareness will lead to political participation. Karamihan ng ating kababayan, may mga kabataan, at sila ang dapat mag pasya tungkol sa kanilang kinabukasan, kasi lahat ng mga desisyon, lahat ng mga aksyon na gagawin ngayon at ginagawa ay makakaroon ng epekto sa kanilang future. I find this disturbing. Sa mismong talakayan, hinikayat ng ahensya ang mga kabataan na maging metikuloso sa pagsusuri sa mga impormasyong nababasa o napapanood online, partikular sa social media. Basahin mo ang dyaryo, basahin ang mga blogs, mismo yung mga opisyal na posts ng pamahalaan at mga opisyal na pinalalabas na pulyeto. Kailangan talagang suriin ang basehan ng factual basis ng mga ito upang tayo ay makarating sa isang sigurong nararapat na desisyon. Hindi base sa kung ano-anong mga estimate na hindi naman natin alam kung paano na nakuha. Umaasa naman ang UPLB at ang National Historical Commission of the Philippines na sa pamamagitan ng mga ganitong uri ng diskurso ay maging bukas ang isipan ng mga mamamayan sa mga kaganapang makaaapekto sa bansa. Mariz Laksamana, ABS-CBN News, Los Baños, Laguna. Nadiskubre sa isang pag-aaral ng UP Los Baños ang isang parasitic worm na madalas nakukuha sa aso o pusa na maaaring makapagdulot ng implikasyon sa katawan ng tao. Nagbigay din naman ng paalala ang universidad kung paano ito may iwasan. Nagpapatrol, Mariz Laksamana. Karaniwan tayong makakakita sa kapaligiran ng dumi ng aso o pusa. Lingid sa ating kaalaman, may nilalaman itong parasitic worm o bulate na hindi madaling makita ng mata na tinatawag na Toxocara. Toxocara canis mula sa mga aso at Toxocara cati naman na makukuha mula sa mga pusa. Madali raw itong makuha, lalo ng mga bata na mahilig maglaro ng lupa at hindi ugali ang paghugas ng kamay bago kumain. Alam naman natin na tayo ay maraming asong gala at pusang gala sa paligid natin. Minsan dumudumi sila sa lupa. Ang mga bata lalo na ay prone sa infection dahil dun sa habit nila na maglaro ng lupa, tapos maaring makukuha yung itlog ng bulate, ng Toxocara, pag hindi nila hinugasan yung kamay, pag kumain. Sa isinagawang pag-aaral ng UPLB sa isang public school sa Los Baños, Laguna, halos kalahating porsyento ng mga bata sa isang public school ang naitalang positibo sa Toxocara infection. At 30% naman ng mga aso sa Laguna ay positibo ring nagdadala ng infeksyon. Ibig sabihin, mataas ang prevalence ng toxocariasis sa mga bata. Hindi ito katakataka kasi dahil ang mga bata nga ay madalas nag-aaral madalas naglalaro ng lupa. Tapos pag hindi ka naghugas ng kamay mo, makukuha mo talaga yung itlog ng bulate. Kung malakas ang resistensya ng katawan, kadalasan hindi makararamdam ng sintomas. Pero kapag nakapasok ang bulate sa katawan ng tao, maaari raw itong pumunta sa iba pang bahagi at makapagdulot ng implikasyon gaya ng pagkabulag. So yung larva ay pwedeng pumunta sa puso, sa lung, sa liver, sa muscles, sa mata, at sa utak. Pero pag ito ay napunta sa mata, pwedeng magdulot ito ng pagkabulag. At kung ito naman ay punta sa utak, pwedeng magdala ng neurological disease. Nagbigay naman ng UPLB ng ilang paalala para maiwasan ng Toxocara infection. Purgahin natin yung mga alaga nating aso.
At turuan natin yung ating mga anak, ang mga bata, na maghugas ng kamay pagkatapos maglaro sa lupa. Mahalaga na palakasin natin ang resistensya natin to keep our body healthy. Paalala rin ng universidad na samantalahin ang mga deworming program na ipinagkakaloob ng mga rural health center. Ang alam ko, ang ating mga rural health centers ay may regular deworming programs July and January of each year. So, dalawang beses yan. So, dalhin natin yung mga anak natin sa health center para mabigyan sila ng pampurga. Sa kasalukuyan ay nagde-develop naman ng universidad ng isang diagnostic kit para mas mapadali ang pagsusuri sa toxocara infection sa mga bata o matanda. Maris Laksamana, ABS-CBN News. Susunod! Heritage Town na Taal, Batangas, mas pinasigla ng iba't ibang makukulay na pailaw. Pasyalan yan sa pagbabalik ng TV Patrol, Southern Tagalog. Ramdam na ramdam ang simoy ng Pasko sa Taal, Batangas. Pinatingkad kasi ng iba't ibang makukulay na ilaw ang Heritage Town. Nagpapatrol, Paulo Ferrer. Papasok pa lamang sa bayan ng Taal sa Batangas. Sasalubong ng iba-ibang kulay ng poste ng ilaw na animoy naghahanda sa mga dumaraan papunta sa isang kakaibang lugar. Pagdating sa poblasyon, sasalubong naman ang naglalakihang puno sa park na pinalumutian ng mga ilaw. Sino nga ba naman ang hindi maaaliw sa mga kumukutikutitap na ilaw ng mga parol na yari sa coffee shells na nakabitin sa mga ancestral houses na pinagmamalaki ng bayan? Isama na rito ang mga disenyong ilaw sa harap ng munisipyo kung saan nakaupo ang ilang magkasintahan at nagkakasiyahan ng ilang magbabarkada. Hindi naman magpapahuli ang pinakamalaking basilika sa Asia sa pailaw nitong nakadagdag pa sa antigong disenyo na simbahan. At syempre, hindi maaaring mawala ang Belen, nakitang-kita dahil sa life-size statue nito. First time umanong magkaroon ng ganitong kakulay na disenyo ang bayan ayon sa residenteng si Aaron Aguzar. Kaya naman proud siyang ilibot sa park ang kanyang mga kaibigan mula sa ibang lugar. Sila pong mga kaibigan ko, nagandahan din po sila sa Taal dahil po maulay like Christmas lights po sa mga nakalagay po sa puno. Makikita nyo dito po ang simoy ng Pasko. Mas ginaganahan naman umano mag-ensayo sa pagsasayaw ang grupo ni Kim Kwasay dahil sa liwanag ng kanilang paligid. Napakaganda po tingnan kasi po nadadala po ng lights yung paligid, tapos Heritage Town na nga po, tapos napakaganda pa ng mga decorations. Nakatulong naman para kay Cheska Sarmiento ang mga disenyo para maramdaman niya na malapit na ang Pasko. As a tourist po, normally naman po in every town there's the preparation for Christmas and the ambience of every town differs naman po, di ba? Pero dito po sa Taal, sobra po nilang pinaghandaan yung Pasko to the point na pati po tourist feel at home. Ayon sa lokal na pamahalaan, parte ang paglalagay ng mga pailaw sa pinaplano ng munisipyo na gawing lights capital ang bayan ng Taal. Ito nga ang the Heritage Town, ang Taal, Batangas. And isa sa mga plano niya is pagandahin at maakit yung mga turista na pumunta dito. Nakadagdag pa sa kulay ng lugar ang mga tiyangge sa gilid ng munisipyo na parte ng selebrasyon ng nalalapit na Town Fiesta sa December 8 at 9. Bago ito, nakatakda namang pormal na ilawan ang Christmas tree at ang Belen sa December 1. Paulo Ferrer, ABS-CBN News. Kapamilya, muli pong magkakasa ng bloodletting activity ang ABS-CBN Southern Tagalog at Red Cross Batangas Chapter. Gaganapin po ito sa opisina ng Red Cross Batangas sa Capital Site, Barangay Kumintang Ibaba, Batangas City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Sabado, November 19. Pwedeng mag-donate ng dugo ang sino mang nasa edad 18 hanggang 65 basta't may malusog na pangangatawan. Maaari namang makapag-donate ang nasa edad 16 at 17 kung may permiso ng magulang. Kailangan ding hindi bababa sa 100 pounds o 50 kilos ang timbang ng potential donor, hindi anemic at may normal na pulse rate. Makakatanggap naman ng libreng t-shirt ang first 45 donors o unang 45 magdo-donate ng dugo. Muli po sa darating na Sabado, November 19, kita-kita tayo sa bloodletting activity, mga kapamilya. 38 days na lamang po bago magpasko. At yan ang mga balitang nakalap sa aming pagpapatrol sa Southern Tagalog. Maraming salamat at magandang gabi.